Diaz. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong videos. So ayan, welcome back ulit sa aking channel. Isang mapagpalang araw ulit sa atin. So sa video na to, isang basic tips naman about sa CDI ng Suzuki Smash 110 or Raider J 110 sa kanilang CDI wiring diagram. So sa CDI ng Smash at Raider J, meron silang barbed wires or 6 pins. So yung isang pin dyan ay bakante na yan. So meron siyang 5 wires or 5 pins. So ito, bakante na ito. So meron siyang wire na green na may lining na white wire, orange wire, blue na may lining na yellow wire, black na may lining na white wire, at white na may lining na blue wire. So yan yung sa Smash or Raider J 110 na CDI. So unahin natin dito sa green na may lining na white wire. So ang green na may lining na white wire, ito yung kanyang negative, yung negative pulser. So negative ground pulser. So itong green na may lining na white wire. So ito yung kanyang pulser or trigger. So yan, isulat natin. Trigger. So ito yung green na may lining na white wire. Ito yung negative ng ating pulser. So pulser or trigger. So papunta yan sa ating stator. So next naman natin yung positive pulser natin. Yung itong blue na may lining na yellow wire. So ito yung ating positive pulser or trigger. Trigger. So ito yung blue na may lining na yellow wire. Ito yung ating positive pulser or trigger. At ito yung ating negative. So itong dalawang wire na to ay papunta sa ating stator. So yan yung blue na may lining na yellow at green na may lining na white. So next naman natin dito sa orange wire. So dito sa CDI ng Smash or Raider J ay battery drive. So ECC supply. Power. So yan yung dito sa CDI ng Smash at Suzuki Raider J. Ayan. ECC supply. So DC drive ang sa CDI ng Smash at Raider J. So yan yung kanyang accessories wire. Yung orange wire. So yan, tapos na tayo dyan. So next naman natin dito sa black na may lining na white wire. Ito yung ating negative or ground. So sa Suzuki, ayan yung kanilang negative or ground, yung black na may lining na white wire. So yan yung negative or ground ng Suzuki Smash at Raider J. So next naman natin yung the last. So dito pala white na may lining na blue ito. So nagbaliktad pag sulat ko. So dito sa white na may lining na blue, so ito yung papuntang ignition coil. So yan, papunta sa ating high tension wire. Sa ating ignition coil, yung kulay white na may lining na blue wire. So yan yung sa ating papuntang ignition coil. So ayan mga ideas, ayan yung color coding at function ng CDI ng Smash or Raider J 110. So ayan yung mga wires niya. Ulitin ko, dito yung kanyang negative pulser, yung green na may lining na white, at positive pulser or trigger na dito, yung blue na may lining na yellow wire. So ito yung positive niya,
At yung accessories wire niya, ECC supply, yung orange wire. Ayan. So next naman dito sa black na may lining na white wire, ito yung negative or ground ng Suzuki. At the last, yung white na may lining na blue wire, ito yung kanyang ignition coil. So yan yung sa CDI. CDI ng Suzuki Smash or Raider G 110 CDI wiring diagram. So ayan mga ideas, hanggang dito lang ating video. Peace out.